Ano na balak mo ngayon? Di ko alam, Dok. Basta, ang alam ko lang, pinapas na Diyos ko na ang lahat. Kung ganun, sama ka bukas, mag-church tayo. Para lalong titibay ang pananampalataya mo at pagkakakilala mo sa Panginoon. Tutal naman, pinaubayan mo na sa Kanya ang lahat. Sige. Ibayan mo ang loob mo at lagi natin pagdasal yan. Salamat, Lu. Bro, Mika, papakilala kita kay Pastor Emil. Siya ang head pastor namin dito. Ah, ganun ba? Sige, tara! Magandang tanghali po, Pastor. Oh, Luke. Siya nga po pala si Vince. Yung nasa prayer concert ko po. Pastor, maupo kayo. Kamusta ka naman, Vince? Dito po pala galing to. Yan ba? Bagong print na trucks namin. Meron ka ba niyan? Ang pagkakaalala ko, isang tao lang nabigyan ko niyan. Nadaanan ko sa isang park. Kung ganun, ako nga po yun, Pastor. Dito ka pala talaga na ismada ko ni Lord. Di mo na pala nasagot yung tanong ko kung kumusta ka na. Eto, mabuti naman po, Pastor. Pero bilang tao, nangangamba pa rin po at nababagabang. Alam mo, Vince, lahat naman tayo may mga sirkumstansyang kinakaharap at haharapin pa. Pero hindi naman pinangako ng Panginoon na magiging madali ang buhay. Pero pinangako ng Panginoon na hindi niya tayo tatalikuran at iiwan. Naiintindihan ko naman po ang mga bagay na yun. Pero hindi ko pa rin po maiwasan ng mag-isip at mag-alala. Normal lang yan kasi tao tayo. Lalo na kung hindi pa ganun katatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. Parang ako nung araw, ganyan na ganyan din ako. Sobrang dami ko rin napagdaanan. Naalala ko, nung 15 anyos pa lamang ako, makita ko ang papa ko. Ang dusay at tubuan. Papa! Papa! Tulungan niyo ako! Ang papa ko! Papa! Papa! Susundin ako sa school ni Papa nang mangyari yon. Sa may parking lot siya na hold up at sinaksak kasi nanlaban siya. Sa pagkawala ni Papa, naunawaan namin kung gaano kalupit ang mundo. Mga taga-bako yun, anak. Sa makalawa, kailangan natin makalipat ng bahay. Hindi na namin kayang bayaran ang bahay na to at paubos na rin ang ipon namin ng papa mo. Eh, saan na tayo titirayan, ma? Naalala mo ba ang tita floor mo? Yung pinsan ko na minsan pinapasyala natin. Nakausap ko na siya. Pero maliit lang po yung bahay nila eh. Masamantala lang naman yon. Hanggang sa makahanap tayo ng maupahan. Hindi tapos sa high school si mama nung mabuntis siya ni papa. Masipag si papa. Madiskarte at matalino. Kaya kinaya niya kaming mabigyan ng magandang buhay. Pero dahil wala na si Papa, sobrang nahirapan talaga si Mama. Kaya nung nakalipat na kami, tumanggap na lang siya ng mga labada. Ayaw na doon ni Aling Carlotang magpalabas sa'yo.
Hindi daw kasi maayos ang laba mo. Ganun ba? Naku, paano yan? Kailangan ko pa naman ng pera ngayon para sa enrollment ni Emil. Oo nga pala. Darating sa susunod na linggo ang pinsan ng asawa ko galing Saudi. Dito muna daw sila tutuloy ng pamilya niya sa Manila. Pasensya ka na, insan. Kailangan talaga nila ng matutuluyan. Paano kaya yan? Hayaan mo, Flor. Bago ang susunod na linggo, sisiguraduhin ko sa iyo na makakalipat na kami. Pero salamat talaga sa Panginoon sa buhay mo. Dahil hanggang ngayon, pinapatuloy mo pa rin kami dito. Si Tito Brando, ang kaibigan at katrabaho ni Papa. Siya yung nakitang solusyon ni Mama sa sitwasyon namin. Simula nung namamantay si Papa, siya yung laging nandyan. At hindi naman naglilihim si Mama sa akin na nanunuyo na sa kanya si Tito Brando. Ano bang mahalagang bagay ang pag-uusapan natin, Ma? At dito pa tayo sa mga mahaling lugar na to. Di ba, Ma, kinakapos tayo? Anak, kasi gusto kong ipaalam sa'yo na tinanggap ko na ang Tito Brando mo. Halos isang taon na rin namang wala ang papa mo. Di ba naunawaan mo naman ako? Ma, hindi naman solusyon ang bagay na iyan. Alam ko nagagawa mo yan kasi nahihirapan ka na. Mahal mo ba siya, Ma? Tutulungan niya tayong maglipat. Buo na ang desisyon ko. Unawain mo sana. Ang bilis naman ng lahat, Ma. Hindi ako papayag. Ayoko. Nakita mo naman kung paano na tayo inalalayan, di ba? Basta, Ma. Ayoko. Bahala kayo. Ayaw niya. Ayan muna siya. Unawain din tayo na. Unawain ka din na. Kapagkita ko sa kanya kung gaano kita kamahal sa bed. Wala na akong nagawa sa desisyon ni Mama. Lumipat kami sa tulong ni Tito Brando. Naging naayos naman ang pakikitungo niya sa amin. Pagkalipas ng isang taon, nagpakasal sila. Naging maayos ang pagsasama nila. At bilang anak, masaya na rin ako. Pero nabago yung lahat pagkalipas ng 3 taon. Patapos na ako sa kolehiyo nun. Anong nangyari? Di ka naman umiinom, ha? May problema ba tayo, Han? Malaki. Wala na akong trabaho. Bakit? Naalala mo si Burnon na yun? Nung pinasok ko sa kumpanya bilang kolektor, tinakbo niya ang koleksyon niya. Hindi na siya mahanap ngayon. Pinagkatiwala ko siya isa rin. Ba't ka naman nawalan ng trabaho? Yun mismo ang hindi ko matanggap. 20 years akong napalila sa kumpanyang yan. Binalawalan nila sa isang glap lang. Hindi kita maunawaan. Iniisip kasi nila, nakasabot ko si Vernon na yun. Pero hindi mo naman kailangan uminom o magpakalasing, di ba? Hindi mo ako naunawaan, Isabel. Hindi mo kasi naunawaan, Isabel. Nakita naman nila kung paano ko nagmalasakit sa kumpanyang yan. Binaliwalay nila sa isang iglap lang. Paalis na si Sir Matt next month. Eh ako ang pinagsabi ang papalit sa kanya bilang department head. Hindi nila dapat gawin sa akin yan. Tuluyan na nang natanggal sa trabaho si Tito Brando. At dahil nilamon na siya ng galit, parang nawalan na rin ng direksyon ang buhay niya. Naging miserable din ang buhay namin ni Mama. Dahil nawalan na ng gana magtrabaho si Tito, napilitan na naman si Mama na tumanggap ng labada. Ang masama pa nun, sinasaktan niya ang Mama ko. Pinipilit ko nga si Mama na umalis na muna kami. Pero ayaw niya. Asawa kasi daw niya yun. At malaki ang utang na loob namin. Pasalamat si Tito. Kristiyano na ako ng mga panahon na yun. Talaga po, Pastor? Paano po nangyari yun? May anak ng pastor akong nakalaro simula nang lumipat kami sa bahay ni Tito Brando. Si Jacob. Mabait siya kaya nakagaanan ko ng loob.
siya rin ang ginamit ng Panginoon upang katagpuin ako. Naging matalik ko siyang kaibigan, iyakan, at sandalan, lalong-lalo na sa mga magbibigat na kabiguan ng buhay ko. Oh, Jacob! Napatawag ka, tol! Ha? Huwag kang magbibiro ng ganyan, tol. Si Mama? Bakit? Saan ospital? Ah, sige. Papunta na ako. Sa may entrance pa lang, sinalubong na ako din na Tito Flor at Jacob. Nakita ko rin si Tito Brando. Nakaupo sa may di kalayuan. Saan ka ba galing, bata ka? Sa trabaho po, tita. Nagpa-part-time kasi ako. Huwag kang mabibigla, Emila. Tol, wala nang mama mo. Pero alam ko masaya na si Tita Isabel sa piling ng Panginoon. Hindi. Nagbibiro lang kayo. Hindi totoo yan. Ano ba nangyari, tita? Bumili kasi siya ng alak ng Tito Brando mo. Nasagasaan pagtawid pagkatapos bumili. Ang sabi ng tindera, mataas daw ang kanyang lagnat. Masamang-masama ang pakiramdam. Hindi ko nga ba alam kung bakit pa siya lumabas. Siguro sinaktan at pinilit na naman niya ng Brando na yan. Ikaw! Pinatay mo ang mama ko! Kinamumuhian kita! Hindi kita mapapatawad! Punong-puno ng galit ang puso ko noong mga panahon na yon kay Tito Brando. Sa araw na yon, umalis na rin ako sa bahay niya. Si Jacob, yung nagtiyagang pahupain ng galit ko. Naging caretaker din ako sa church. Sa church na mismo to. At habang tumatagal ang paninilbihan ko dito, lumalalim din ang personal na relasyon ko sa Panginoon. Kaya nung sinubok ulit ako ng pagkakataon, mas matatag na ako. Magandang umaga po, Pastor! Parang malungkot po kayo, Pastor. Nasa ospital ang kaibigan mo. Gusto ka niya makita. Po? Bakit po? Ano nangyari sa kanya? Nandun ang Tita Carla mo. Siya na ang magpapaliwanag sa'yo. Baka nalipat na rin sila ng room. Kaya magtanong ka na lang ng room number sa information. Sige po, Pastor. Alis na po ako. Bago po man kami magkakilala ni Jacob, napag-alaman na nila na meron siyang carcinoma of unknown primary. Isang cancer na napakabihira at di rin matukoy yung pinagmumulan nito sa katawan. Kaya hindi rin malaman kung saan mag-uumpisa ang pagsusuri. Lahat ng test kailangan pagdaanan. Kaya mahirap yung procedure ng sakit na to. At dahil hindi rin malaman ng doktor yung tamang proseso, malimit na walang katiyakan ang kaligtasan ng pasyente. Yung huling pagdala ko kay Jacob, yun na pala yung huli namin pag-uusap. Pastor Emil, may iwan lang po sa inyo. Maraming salamat, Cynthia. Ikumbusta mo na lang ako sa mama mo. Pagpalain kayo ng Panginoon.
Sige po, Pastor. Sa Diyos po ang papuri. Mauna na po ako sa inyo. Yun si Cynthia. Nasa 8 taong gulang pa lamang siya nung nakakalaro namin ni Jacob sa team nagda-jogging kami sa umaga. Pinapasyal siya ng kanyang mama. Bulag siya dati, pero nakakakita na siya ngayon. Bago mawala si Jacob, pumirma siya ng isang kasulatan na i-donate kay Cynthia ang kanyang mga mata. Mas pinili ni Jacob na huwag nang sumailalim sa kahit anong operasyon. Buong puso niyang niyakap ang katotohanan na mawawala na siya. At tumigil na siya na magbaka sakali dahil sa maraming bagay na pinaunawa sa kanya ng Panginoon. Kailangan ko na lang po bang tanggapin na mawawala na ako sa mundo? Hindi sa ganun, Vince. Ang kailangan lang nating tanggapin na ang Panginoon ang siyang may hawak ng buhay natin. At siya lang ang tanging nakakaalam na mga pwedeng mangyari. Pero isa puso natin na sa lahat ng bagay na yon, eh meron siyang mas magandang plano para sa atin. Kailangan lang nating alamin at idulog ang lahat sa kanya. Yung nangyari kay Jacob, pinanindigan niya ang bagay na yon dahil yun din ang pagpaunawa sa kanya ng Panginoon. At yun ang nais ng kanyang puso. Hindi ko rin siya kayang unawain nung una. Pero sa katagalan, ipinaunawa rin sa akin ng Panginoon ang lahat. Nawala man si Jacob, pero may kagalakan pa rin. Dahil alam niya na may magandang kapalit, gaya na lang ng buhay ni Cynthia. Naisip ko lang, Pastor, kahit pa sabihin natin na kaya lang nagawa ni Jacob ang bagay na yon, kasi may sakit siya. At siguro, nais niya na may magandang patutunguhan ng lahat. Pero ibinalik pa rin ako ng kanyang ginawa sa salita ng Panginoon. Sa John chapter 15 verse 13, sabi niya roon, wala nang hihigit pang pag-ibig kaysa rito na ang isang tao ay mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tama ka dyan, Luke. Ganun din ang sabi sa 1 John chapter 3 verse 16. Sa ganitong paraan ay nakilala natin ang pag-ibig ng Diyos dahil inialay na ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat lang din na ialay natin ang ating mga buhay para sa mga kapatiran. Masigit ko na pong naunawaan ang kadakilaan ng Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Emil. Ipaglaban natin ang paggaling mo, Vince. Walang imposible sa Diyos. Basta manampalataya lang tayo sa Kanya. Basahin mo ang isang column dyan. Testimony ni Cecilia Ruiz. Isang lung cancer survivor. Sigurado ako, ma-encourage ka at malilift up sa pahayag niya. Maraming salamat po, Pastor. Sige po, Pastor. Ipapaalam na din po kami. Salamat po sa inyong oras. Sa Diyos na pagpapalim mga kapatid ko. Palain kayo ng Panginoon.